Simula natin ang pagbabalita sa hirit na dagdag pasahe sa mga bus dahil yan sa mahal na krudo. Sakaling mapagbigyan sa sabayan sa nakaambang pagtatapos ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, magbabalita si Gerard De La Peña. Tuwing tanghalian na lang daw ang kain ni Mang Rodolfo kada araw, 3,000 piso ang kita niya sa pagpasada sa rutang Muñoz-Quiapo. Pero mahigit 2,000 rito ang napupunta sa diesel, 500 sa boundary at ang natira, ipangkakain na lamang nila ng kanyang mga anak. Nakasama siya sa fuel subsidy program ng pamahalaan at nakakakuha ng 28 pesos sa kada kilometrong biyahe sa loob na nakaraang isang buwan. Pero natapos na noong Huwebes ang programa, kaya tiis-tiis na lang daw muna. Ay, yung almusal ko na lang ko, kape na lang ko. Hanggang doon na lang. Tapos nagtataga ng titiis. Minsan, bibili ng mga chicharilla. Papalipas gutom, paano lang sa gutom. Itinigil na rin ang libreng sakay sa 118 ruta. Hanggang katapusan ng buwan naman ang nasa 28 pa. Dito raw sa EDSA Bus, may pipilitin ng LTFRB na ma-extend ang libreng sakay hanggang sa kakayanin ng budget. Dito raw kasi may pinakamaraming bilang ng mga pasahero kung saan umaabot na mayigit 200,000 ang sumasakay kada araw. Paubos na raw kasi ang 7 bilyong pisong pondo para sa service contracting at fuel subsidy. If the next administration will also grant non yung another tranche of the fuel subsidy program, then that would certainly help po sa sector. And the last resort would be the fare hike. Kasi pagka hindi mo inalalayan ng ayuda, it would really be passed on to the commuters. Naghain na ng petisyon ang mga kumpanyang pumapasada sa EDSA Busway para sa fare hike. Ang hiling nila, dagdag na 7 peso sa unang 5 kilometro si aircon buses. Kaya ang pasahe, mayiging 20 pesos na. Dagdag na 4 na piso naman sa ordinary buses. Kaya magiging 15 pesos ang pasahe. Mag-adjust at mag-adjust, magbabudget, ayun lang po talaga gagawin. Wala pang nakaschedule na hearing para rito dahil ang didinggin pa lang ng LTFRB ay ang petisyon ng grupo ng jeepney operators at mga TNVS. Sa ngayon, mahigit 5,000 PUV ang hindi na muna bumabiyahe sa NCR dahil sa mahal na krudo. Para sa 1PH, Gerard De La Peña, News 5.